ate. Ano taong mo toy nate? Ilang taong ka na? 10 years, 11 years this coming month. Wow. Oh, mahirap ba o madali maging OFW? Hindi na, kung may pamilya pa. Oh, tapos madali. Madali. Ano yung madali? Pero magaan yung work dito. Oh, yun. Saka malaki yung sahod. Yun. Good. Okay, thank you. Salamat. Hi bro, ilang taon ka na dito sa Israel? 6 years. Anong masasabi mo? Mahirap ba o madali ang maging OFW? Okay. Okay. Okay sa okay lalo. Depende. Okay kasi okay yung sahod. Mahirap kasi malayo sa pamilya siya. Ano pa yung pinagdadaan ng mahirap bro? Yung ko lang, malayo lang sa pamilya. Yun lang naman. Ooh. Kasi sa trabaho, hindi naman mahirap sa trabaho. Sobrang dali. Salamat sa inyo. Thank you. 1-0. Hello, kabayan. Kamusta? Mabuti. Ilang taon ka na dito sa Israel, kabayan? 5 years. 5 years ka lang? So, anong masasabi mo? Mahirap ba o madali ang maging OFW? Mahirap na madali. Bakit? Anong rason mo? Mahirap kasi malayo sa pamilya. Madali kasi nakakakuha ka ng pera up every month, may sahod. Yes. Papadala sa pamilya. Okay, magpasalamat ka sa kanya. Sabi mo mag-subscribe. Ay! Subscribe po kayo kay Jason Rubio, YouTube. Ayun pala. What can you say about her? About her? Yeah. Winner. Ah! Ang akala niya ikaw si Ross Postanes. Ang alam niya ikaw si Ross Postanes, hindi no? No. She's not the singer. I'm a law. I'm a little law. Ilang taon ka na dito, kabayan? Hala, 5 years and 3 months. Oh, anong masasabi mo? Mahirap o madali ang maging OFW? Anong hindi? Mahirap. Oh, bakit mo nasabing mahirap? Mahirap na ganito timaklip ako. Oh, hindi madali, walang madali. Wala. Oh, lahat daw mahirap. Puro iyak. Oh, yun. Thank you! Paano mo nalaman? Naalam namin, nakita nga namin ikaw doon sa fruit tree mo. Na naman. Nag-guess ka. Hindi. Na naman. Patay mo nga yan. Idol. Galing niya mag-Tagalog. Grabe. Sige, galing niya mag-Tagalog. Di ba? Pusong diba? Israeli. Oh, ano ba yan? Pusong Pinoy. Pusong Pinoy. Sino ang lover sa inyo? Siya din. Lover. Siya din. Okay. Gusto ko nun mag-lover din dahil... Diba nakakaalam din ako ng pagkain Pinoy ganito. Kaya gusto ko mag-improve pero hindi ko alam, hindi ko sigurado kung maintindihan. Oh, magaling ka. Hindi, kung balahin mo. Russian. Kung may interest sila sa mga pagkain Pinoy. Yan kaya. Try mo. Try mo. Ikaw yung mag-consign na magpakilala yung pagkain Pinoy. Yes. Recipe na lang. Ano naman to? Sabing galing mag-Tagalog. Talupaan mo. Bagsak ako sa Pilipino siya. Ang galing niya mag-Pilipino. Paano daw natin nalaman? Sige, tapos na. Lalo. Sige, magsalita ka lang konting Tagalog. Anong pangalan mo? Yun. Huwag na itong malaman. Na, Shiri. Shiri. Anong favorite gusto mong... Gusto niyo po kasi yan ang ano, ng picture na ako. Anong favorite mong Pinoy food? Pagkain Pinoy? Depende. Kung matamis o ulam. O matamis. Ulam. Matamis, leche flan. Yeah. Ulam. Ulam, sisig. Yeah. Sa pinakatapang. Ah, oh. Ah, mango. Dapat ganun. Oh. FOH. Oh. Lasang yan, oh. Yeah, okay. And bye-bye na muna sa inyo. Bye. Okay. Mag-bye-bye na siya. Mag-bye-bye sa buwan. Mag-subscribe kayo sa video nyo. Yeah. Ala, bakit ako? Hindi,
basta, dali. 4 years. Magmamadali ako eh. Mahirap o madali maging OFW? Mahirap, sobra. Oh, sobra. Walang madali? Wala, walang madali. Okay. Thank Bakit you. Mahirap te? Siyempre, malayo sa pamilya. Oh, tapos sa trabaho, stress. Oh, yun. Okay, thank you. Say ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Ate, mag-hi ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Bakit na kano yan sa Pilipinas? Vlog yan, vlog. O, eh, pass ako sa'yo. Sige. O, sige. Picture ka na. Bye, man. Ay, hindi na daw matandaan. Mahirap ang madaling maging OFW. Kasanayan na. Oh, sanayan lang. Pero ano yung mas ano mo ngayon? Mas madali na ngayon kasi sanay ka na. Eh, yung mahirap noon. Oh, ayaw ko lang ha. Oh, yan. Sige po, ate. Salamat. Salamat, ate. O, bili ka ng garod. 10 years, 11 this coming July. Mahirap o madaling maging OFW? Mahirap yung maging OFW kung may pamilya ka sa Pilipinas. Pero, ano yung, sige. Pero dito, maraming work, tapos maraming relatives, yes. Tapos malaki yung sahod. Oh. Sa Pilipinas, kahit picture ka doon, or ano, times 2, times 3 yung sahod. Yes. Ano pa masasabi mo ate sa work mo ngayon? Yung work ko dito, magaan, as in magaan yung work ko. Kahit copy ng alaga ko, hindi ako nagtitingin. Wow. So wala nang nagpapahirap sa'yo yun natin? Wala. Every Tuesday, namamasyal kami dito sa Israel. Pero yung wife niya dati, 4 years and 6 months, hirap ako. Mm. Totally bedridden. Yeah. Nakapeg, lahat-lahat. Pero nung namatay, buong sila ng paraan na tinransfer visa ko, kahit 81 years old pa lang siya nun. Thanks God. Sabi ni Amo, you need a reward. Nakita ko kung paano ka nag-sacrifice sa asawa ko. Sabi niya. Yeah. Lahat kasi talaga ng paghihirap pagdating ng dodo. Yun. 10 years na ako sa alaga ko ngayon. May hirap, may ginhawa. Yeah. Ate, mensahe mo sa mga OFW. Come on! Sino? Oo. Anong mensahe mo sa mga nahihirapan? Anong dapat nilang gawin? Dito, sa Israel, hindi tayo lahat-lahat pareho yung trabaho. Swertehan lang. May mahirap, may magaan. Pero as may long po, dito, you need a lot of patience because yes. Caregiver yung talagang ina-applyan mo na work dito sa Israel. Nakadiyak naman si ate. Nayak na kami ate. Nayak kami. Sobrang touch pala na yun. Thank you ate. God bless. Ala, i-record. So, dyan po, nagtatapos ang ating video sa araw na ito. Ang pagiging OFW po ay mahirap at maginhawa. It depends po sa trabaho na inyong mapupuntahan. Kung sinasabi nila, swertihan lang po. So, thank you for watching and see you to my next video. God bless.